Hello mga Beth! So ngayon magluluto tayo ng pinapaitan. Naalala niyo yung binili natin sa fish market? Yun na yun. Nagpatulong ako sa ate ko kasi nahirapan akong maghiwa. Medyo parang masakit yung kamay ko. Kaya yun, nahiniwa niya. Tapos ngayon ako naman yung nagluto. Sinangkot sa ko muna. Parang ginisa ko yung sibuyas tsaka luya para ano, may mabango siya. Medyo lutuin lang na natin ng konti. Konti lang yung nilagay kong mantika kasi magmamantika yung baka, yung laman loob ng baka. So, ayan. Parang sobrang init yata ng pagkaano ko sa lutuan ko. Tapos, nilagay ko na yung mga laman. Ano to? Parang yung bituka. Ayan eh. Inuna ko siya para masangkot siya ng konti. So, ang binigay lang sa amin sa fish market is yan, bituka, yung tawag namin sa Ilocano, liblibro. Ang tawag dun sa Tagalog? Hindi ko alam. Tapos, nagbigay din sila ng, ano ba yun? Kidney? O, saka puso ng baka? Yun ba yun? Hindi ko rin alam. Tapos, nagbigay sila ng free na, yung papait. Pero hindi ko nilagay kasi hindi ko alam iluto yun. Pag nagluluto ako ng pinapaitan, ano lang, yung artificial flavoring lang ang binibili ko. Yung ang nilalagay ko. Tapos yan, nilagay ko na yung liblibro. Oo, di ba, liblibro. Talino. Hindi ko kasi alam Tagalog niyan eh. As in. Yan. Nilagay ko na lahat. Hinuli ko yung atay, liver, tsaka yung kidney ng baka. Alam, nung Martes pa namin to binili, ngayon ko lang maisipang iluto. Wala kasi akong time na magluto ngayon. Kasi ilang araw, di ba Martes yon, tapos Wednesday and Thursday, napilitan akong mag-duty ng 10 a.m. to 10 p.m. Yon. Kaya ngayon ko lang naluto yung pinapaitan. Pinapalambot ko na lang siya. Wala kasi, yun nga, sinabi ko sa inyo nung nakaraan nagluto ako ng bulalo, wala akong malaking pressure cooker. Kung meron lang sana akong malaking pressure cooker, siguro 30 minutes lang to malambot na siya. So yan, inabot yan ng halos 2 hours na low fire. So medyo magastos tayo sa gas. Pero okay lang. Ang gas dito, yung malaki, ang price is 130 dirhams. So, isipin nyo na lang times 15. Nagagamit ko siya ng 3 to 4 months. Maluto pa naman ako. As in, everyday ako nagluluto. Breakfast, lunch, and dinner. No, breakfast and lunch. Parang ganun. Kasi magkasama na yung lunch and dinner. Tapos, ang hilig ko pang lutuin itong mga ganito, yung mga pinapakuluan. So, matipid din kami sa gas kahit papano. Ayan. Antayin lang natin na maluto. Fast forward ko na to kasi antagal. Tsaka, hindi rin ako magaling mag-edit ng videos. Hindi ako expert sa ganun. Gusto ko lang mag-video ng mga niluluto ko. Kasi, sabi ko nga, ang dami kong niluluto. Lagi ako nagluluto. So, why not i-video ko siya? Pero, hindi ko forte yung mag-edit ng video na ganyan. Kita nyo yung mga unang videos ko nga ng luto. Hawak ko lang yung phone ko eh, kaya medyo magalaw. So ayan, naglagay ako ng patis. Dalawang takal ng yung sandok na patis. Tapos yan, usually pag naglagay na ako ng patis, hindi ko siya muna ginagalaw. Ewan ko, may nagsabi sa akin dati na pag naglagay ka ng patis, huwag mong gagalawin. So yan, nilagay ko na yung yung atay tsaka kidney. Kasi madali silang maluto, ayoko naman siyang madurog. Kaya nilagay ko na yan. Naglagay din pala ako ng sili, 4 lang na piraso. Yung sili na yan na nabili ko medyo maanghang, kaya sakto lang yung 4. Pampabango na niya tsaka pampaanghang na rin ng konti. Tapos nagdagdag ako ng tubig. Ako gusto ko yung masabaw kasi mahilig ako sa sabaw. Pag yung asawa ko nagluluto ng pinapaitan, medyo mas konti yung nilalagay niyang sabaw.
Ayan, sa pagluto ko ng pinapaitan, marami akong assistant. Yung ate ko naghiwa ng karne, tapos yung binata ko siya naghiwa ng spring onions. Ayan, kumukulo na siya, malapit ng maluto. Tapos sinakpan ko lang ng konti. Tinanggal ko rin yung mga parang bula-bula sa ibabaw. Para medyo clear naman yung ano, nung sabaw. Diba, fast forward na to, pero ang bagal pa rin, no? Sadya lang talaga yatang mabilis ako magsalita. Ayan, nilagay ko na yung pinapaitan mix. Mamasitas yun, pinapaitan mix. Yun yung lagi namin ginagamit dito sa bahay. Kasi hindi gaya sa Pinas na fresh kasi yung nabibiling papait. Dito wala kang mabibiling fresh. Meron binigay sa amin, kaso syempre ilang araw ko nang hindi siya niluto, naka-freezer na. Ayoko nang ilagay. Kasi naglagay ako ng konting pamintang durog. Tapos yan, nilagay ko na yung spring onions. Pwede na siyang kainin. Ready to serve na po siya. Ganyan lang po kadali ang magluto ng pinapaitan na Hazel style. Wala pa chamba. Okay, salamat po.